Ang tanong ng alagad ay tanong natin, saan po kayo nakatira? Yung tanong na saan po kayo nakatira ay parang tanong, nasaan po kayo? Nasaan ang Diyos? Bakit paminsan-minsan, kaysa sa madalas, ay ang hirap niyang hanapin? Ang hirap makita ng Diyos. Bakit mahirap makita ang Diyos? Ilang araw pa lang nakakalipas, nagfiesta ang Nazareno sa Quiapo. Daan-daang libo ang nagpunta. At kapag ganong kalaki, fantastic, extraordinary, hindi pang karaniwan, hindi pang araw-araw, pwede mong sabihin, wow, naririto ang Diyos. Pwede rin nating sabihin na ang Diyos ang pinakamataas, kaya palagi tayo nakatingin sa taas. O kaya Diyos ay makapangyarihan, kaya lumalapit tayo dun sa mga malalakas. Halimbawa, malakas sa pera, malakas sa City Hall, malakas sa Malacanang, malakas sa Customs, malakas sa BIR. Hinahanap natin ang Diyos sa malakas, sa mataas, sa fantastic, sa hindi pang karaniwan, sa nakakawaw, yung hindi pang araw-araw na pangyayari. Pero kapag hinanap natin ang Panginoon sa mga fantastic, sa mga malalakas, sa mga hindi pang karaniwan, sa mga record holders, mas mahihirapan nating makita ang Diyos. Mas mahirap sapagkat hindi nagsasalita ang Diyos sa mga malalaki at mga sikat at mataraas na bagay lang. Balikan natin ang unang pagbasa. Hinahanap niya ang Diyos at meron siyang mayroong naririnig. Ang tingin nila, ang Diyos ay nasa kulog. Ang Diyos ay nasa kidlat. Ang Diyos ay nasa ulan. Ang Diyos ay nasa lindol. Subalit ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng simoy ng hangin. Hindi ko nakikita, subalit nararamdaman, ang simoy ng hangin na hindi nagbabanta, ang simoy ng hangin na hindi namimilit, ang simoy ng hangin na hindi nananakot. Kung bukas ang puso mo sa ganito, matatagpuan mo ang Diyos. Eh, tatanungin niyo ko, eh bakit na? Bakit ang hirap makita ng Diyos? Bakit kung kailan kailangan mo ang Diyos, parang wala? Nagsisimba ka, nagdadasal ka, nagbabasa ka ng Bible, nagdo-donate ka, tumutulong ka sa mahihirap, pero pag kailangan mo ang Diyos dahil may sakit ako, kailangan ko ang Diyos dahil nangungulila ako, kailangan ko ang Diyos dahil nag-iisa ako, para ang hirap makita, nasaan ba talaga ang Diyos? Where do you live? And where are you, Lord? I will answer my own question by a metaphor. Ang sanggol sa loob ng sinapupunan ng nanay. Kung magsasalita yung baby sa loob ng katawan ni nanay, pwedeng sabihin ng baby, Mama, andyan ka ba? Pwedeng sabihin ng baby, Mama, nagugutom ako, pakainin mo ko. O Mama, boring na dito sa loob ang dilim-dilim. Pwede bang magkita naman tayo? Kasi wala ako nakikita dito. At kung sasabihin ng sanggol, my mother does not exist because I cannot see my mother, you're going to say, foolish baby. You cannot see your mother because you're inside your mother. You cannot see your mother because you are inside her body.
Ngayon, paminsan-minsan, tinatanong natin, Lord, where are you? And then you say, Lord, let me see you. And then you say, Lord, let me touch you. Lord, let me feel you. And then there seems to be no response. You cannot see, you cannot touch, you cannot feel. But the answer is the same to the baby in the mother's womb. God says to you, you're inside of me. You might not be able to see me now because you are inside of me. Just stay content that my heartbeat is your heartbeat, that my blood is your blood, my life is your life, and you are inside of me. I will not let you go because you are mine and I am yours. This is God. Kapag hindi mo maintindihan kung nasaan ang Diyos, alalahanin natin, ang Diyos ay umaangkin sa atin. Ang Diyos ay yumayakap sa atin. Nasa loob tayo ng puso ng Diyos, kaya hindi natin siya makita.